binawasan nila yung heroes ni Haji. So it was actually a choice kung uunahin ba nila dito kung ano ba prioritize nilang i-pick. So kanina, feeling ko AoE matters as well as burst mages ngayon na pumapabor against a fighter setup na team na to as Echo. Now, OSX, let's head into the draft. Ang dami na natin nasabi and let us see if they will make those changes. Paquito and Cho ang tinanggal ng side ng Blacklist. Ayaw nila makita yung possible Carl TZ or Ben QT hero plus yung Yawi hero. Actually, kaya nga din gamitin ito yung Marco to eh. Actually, oo. Ang daming dalawang teams na merong comfort picks. Karina as well. Ang sinisqueeze out nila dito is yung tank and either possible silence. Now, we saw. Ito na. Ang respeto ng Blacklist International banning out the Masha. So, one thing also na alam kong nagamit din dati ni Uncle Eson. Alam ko, Butters, naging veterano ka na rin dito sa larangan na to na alam ko nakagamit na rin siya ng Hilda dati. Nakagamit na rin. Actually, may mga parts tayo dito sa MPL no season 5, season 6. Nagamit talaga si Hilda. And as you can see, Yawi is doing the Yawi flare. Kahapon niya pa ito ginagawa. May lumalabas na dos eh. Alam mo, eto ah. Yung itong Echo, dati silang Sunsparks, naging Aura, tapos ngayon, Echo Philippines sila. May isang tao na gumagawa din yan dati, nung wala pa si Yawi sa Echo. Sino? Si Raflicia. Oh! Yan na ngayon na si Raflicia, yung mga kindat-kindat, yung mga ngiti-ngiti. Ngayon, Romek na naman yung gumagawa sa side nila. Pabor talaga ngayon actually sa room na picks. Pero speaking of kanina, no, ang comfort picks, Blacklist prioritizing the hero of Haji Eve. Ito na yung AoE setup na pwedeng dumagdag sa pwedeng gameplay ng Blacklist International. But to go back sa pinag-usapan natin against Echo Butters, alam mo, totoo. Actually, naging favorable talaga ngayon yung patch specifically for Rome Heroes. But sa answer ng Echo Philippines, Ling, okay. Prior of Carl TZ. TZ, yung Ling, hindi siya masyado nakakita ng success nung first 2 days natin dito sa ating bagong patch. Pero yung Echo talaga pinipilit pa rin nila eh. Well, confident sila eh. Well, confident sila na, okay, kahit sabihin natin na medyo mababa yung win rate dahil na rin sa recent changes ng isang Ling, yung first skill niya medyo tumagal, dinoble yung cooldown from 10 seconds to 20. No, for a Ling player, ako, hindi ako masyado nagliling ha, pero dama ko yung confidence na medyo bumaba na hindi ka pwede mag-steal kaagad na ginagawa previously ah, yung biglang bababa, mag-ultimate ka sa Lord area, tapos takas ka agad, alis ka agad. Hindi mo na magagawa yun eh. Kailangan mo munang bumabad sa baba. But Echo, I think they have something in planned dito against Blacklist International. So, I really wanna see kung paano mapapull off ng Echo Philippines to. I guess with the support of Yuzong na meron magba-box out, na meron tutulong, na pwede sumabay sa Ling, sa mobility niya. So I guess that's the plan here for Echo. Si Black Dragon Form, pwede kang makapunta agad sa ibang links eh. Parsa. Alam mo, rin, kumuha sila ng dalawang identified flying object. Merong isang ibon, merong dragon. Merong ibon, may dragon. Oo, alam mo, tama dito no, AoE battle. Plus, pero sa side ng Blacklist International, meron din naman silang combo, yung Rubive. Combo, alam mo. Set up ng real world manipulation. Ay, sumadjin ka na. Tapos ha. Tapos, merong slow na pwedeng ibigay ang Baksha. Set ups mula kay Ruby. Pagiging kay Eson to, specifically. Pero ang daming set ups na pwedeng magawa dito. AoE control pa lang, TDZ. Yeah. Well, tingin ko Phobius pwede pang ipang combo dito sa side ng Blacklist International kung sakaling pipiliin nila na maging post fight. Kay Edward, no? Oo, para kay Edward. Bakit ayaw mo ng i-Baksha? Hindi ko na kaya yun. Ibaksha. 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 Kumbaga, ano yan eh. Real world manipulation. Nagme-make sense naman, TDC. Oh. Sorry for cutting you off, ha. Nasa role of ka ng real world manipulation, RWM. May bubulong sa ito. Oh. Ano? Tapos, kapag ginamit ka yun, bababad sa turtle poisons dun sa loob. So, mo sila. Lagkit nun. Malagkit yung pwestong yun. Oo. Kumbaga, yung tortoise poisons na slow, yung parang naiiwan sa lapag.
yun yung ibig mo sabihin na, na maganda rin pang slow sa loob ng rule manipulation. So that's a very good thing, no? Pang-control dito sa mga members ng Echo. Kaso ang hirap kasi, merong Yuzong eh. May dragon eh. May dragon kasi, hindi mo mapapababa yung dragon eh. Hindi mo pwede i-swipe shot yung dragon eh. Yung dragon, muntika na ako masisante. Muntik na, oh, muntik. Muntik na. Yung green na dagron. Oh. Kapag nga, may pinipilit sila eh. Oh. Sabi ko daw, ano, sa basta, sinabi ko, kalmot. Oh. Basta pinipilit nila, may sinabi daw ako iba. Pero, yung ito, nagigets ko yung sinasabi ni TDC dito, ano yung OSX eh. Oh. Na, mahirap mag-setup pa kayo isang Eve kung hindi pa nagagamit yung Black Dragon form. Mm. Yeah, true. True. Alam mo, it's all about the reaction din on how will you deny kung mag-ultimate rin ng Eve. Pero to go on to the last bannings ng Echo and Blacklist International, banning their own comfort picks as well, Fovius ni Edward at to Esmeralda na pwede pa rin dumagdag din for a side lane. Pero for Echo, hero din to ni Edward, yung Benedetta. Benedetters! Well, isa din ako sa mga gumagamit yan. Yeah, pero binitawan ko na. Kasi si Omi, sabi niya, siya daw eh. Okay, ikaw no. Pero shoutout kay Omi sa mga magagaling na Benedetta players sa mga casters. This is actually a very interesting pick for the side of Echo, if I'm not mistaken, na TDZ. Kasi may Ruby na, tapos may Kufra pa. Whoa. Ngayon, paano tong back siya? Parang ang daming uhold sa kanya. Yeah. I guess that's the play. Sa Blacklist International, talagang haharapin nila yung Echo more of a team fight approach. Ang dami nilang CC, ang dami nilang crowd control na pwedeng mag-hold down sa Echo. And, well, Kufra is also good para sa Ling, para hindi siya makapag-dash ka agad. So, tingin ko control ang magiging counterplay dito ang current composition ng Blacklist International na meron ding unting halo ng invasion dahil na rin sa Hilda na nakikita natin, strength ng mga Hilda ngayon. Isa rin sa mga ni-rework or ibinuff na heroes. So, I guess that's enough. Kaso, ang hirap kasi kapag umabot tayo ng late game, sino yung babasag ng Tore? Kailangan nilang manalo ng teamfight para makabasag. Johit? On Yawi? Well, madali makahuli para side ng Echo Philippines yung Johit kasi lahat to palapit eh. Mm. And yung nasa likod lang nila, yung pinaka-quarterback nila, kumbaga sa American football, lahat to frontliner. Mm. Yung itong quarterback nila, si Eve, siya yung magkocontrol ng play sa likod. Yun yung plano ng side ng Blacklist International. Pero kasi para sa akin ha, medyo nagiging madali na abutin naman yung Eve kung masyado kayong papasok doon sa side ng kalaban. Yeah. Tingin ko talaga, it's either control or positioning para kay Eve na makita, na para mas maging successful. Pati yung communication, napaka-importante dito para sa Blacklist International na ma-pull off dapat nila perfectly. Or kahit at least kung hindi perfect, at least most of the time ma-symphonize nila yung mga skills nila para makapag-secure sila ng kill. Kasi once nakapag-snowball itong mga heroes dito ng Echo, especially kapag si Ling, pumuputok yung critical niyang kaya-kaya niyang controlling kaagad yung backlines dito ng Blacklist International. And now we will start game number 2, Blacklist International versus Echo Philippines. At tingnan niyo naman kung ano na yung pwesto ni Eson. Kinukulit niya na si Ling. Bumabaliktad ngayon na alam nilang pwede maging dependent ang jungler or si Carl TG ng Echo, pero Eson here. Sumalubong ang dalawa. Eson, tumatakbo! Kakayanin ba ni Carl habulin to? Ba't nandun na si Haji and I don't think napipilit pa sila Carl? At habang nangyayari yung lahat, umiikot din si Benny Cutie doon sa may papunta sa mid lane. Parang kahit paano ay tumingin kung makakuha ba siya ng isang kill. Ang bilis mag-respond dito ng Echo Philippines. Ha? Alam nila kasi na yung Blacklist International right now has also the edge na pwedeng manggulo or merong vision game na pwedeng i-provide sa mga teammates niya. Knowing Eson on this comfort pick na madami siyang mabibigay na kumbaga impormasyon dito kung alam nilang on an early game Johed pwede maging aggressive din dito si Yawi. So the only way na pwedeng maprotectan dito si Kevier na dyan ka lang muna sa goal mo is to be on the loop kung ano nangyayari, pero may reset nga dito. Sinusubukan ni Yawi guluhin. Yeah, talagang isa yun sa keys to victory natin na kailangan mo control din si Kevier or disrupt mo yung jungling pattern niya para mas makontrol niya kaagad. Mas makontrol kaagad ng Echo yung early game. But, and that's the call, that's the play. Si Yawi talagang, okay lang kahit ma
kahit may pushback niya or maibato niya si Kevier, hindi yung main na jungle. Pero malaking bagay pa rin yun yung mga micro decisions na yun. And I think ito yung crystal clear difference ng isang Hilda sa isang Johid. Yeah. Yung Johid, ang kailangan niya lang, ma-itcha niya lang yung buff, mag-reset na, nakagulo na siya. But for Hilda, ang kailangan gawin ni Hilda, pababae na pababae yung buhay ng jungler. Yun lang. Alam mo, sustain din ang kailangan eh. Keys to victory din ang Blacklist yun. Pero turtle. Pero keys to victory nga ba nila as they go in! And Edward Kivier, Esson, they all go down. Echo Philippines gets two kills on Carl TZ. Sama mo pa yung turtle. Ang daming inert-nert ng dragon, men. Naipit sila sa loob ng turtle cave. Ooh, okay. Yun lang. Para may dragon dance dun sa loob. Oh, men, dragon dance. Si Trumay 60, puro ano eh. Hindi lang 360 yun eh. 720. Oh. Grabe, naipit kagad dun yung Blacklist International. At yun yung kailangan nilang iwasan dito. Yung counterplay ng Echo. At pwede nilang ipang-cancel lahat yung Black Dragon form sa lahat ng skills dito ng Blacklist International. So again, they need to be wary of their positioning. At malaman nila kung saan lagi si Trey Martizzi. Echo Philippines, they still get that perfect early game position para makakuha sila dito na malaking kalamangan agad. And Nezon goes down once again. And this is not a good sign para sign ng Echo and ng Blacklist International. As Yawi goes down, give your Turtle Poisons doing its job. Pero nandun si Edward. Aalalayan niya sana, kaso hindi pa enough yung kanyang skills dito para iligtas si Kivier. Kailangan pa ng oras ni Kivier para makabawi. Alam mo dito, no? Expected ni Echo na pwede umikot si Esson, pero the only way to do that is kailangan mo na maging unpredictable as well, eh. Hilda kailangan na sa bush palagi, di ba? So the only way to deny vision is pwede mo i-divert katulad nito. Esson taking down Curtizzi, naging big factor din ito na as an independent tank as well. Madami siyang pwede magawa rin dito. Yeah. Ibang-iba na talaga yung ano power of wilderness dito ni Hilda. Hindi nila kailangan ng mga kills and assists para mas bumapad or mas lumakas yung SS niya. Kailangan niya lang ng stacks. Kahit basic attacks, kahit skills. Kurt goes down, Trey Martizzi. Kapag ka nag-off cooldown yung Black Dragon form, siguraduhin nilang magagamit yun at may makukuha silang kill. Hirap talaga, lalo kung pag ano pa, naka-petrify pa naman si Trey Martizzi. So once na tinamahan ka ng isa, that's enough for them to secure the kill. And Yawi, subukan tumakbo, the stun kami up for Curtizzi. Saves his ally. Ngayon, Curtizzi nagtatago dito sa may side ng curtain and another Predator Edge Strike getting served by Curtizzi. Tempest of Blades kay Haji. And Haji, no. He goes down kahit may shield pa siyang makukuha sa real world manipulation. Ibang klase ang ginawa doon. Yawi, akala natin kanina it was Esson chasing down Yawi. Pero the real thing was, dinidelay din yung pag-responde ng Blacklist International doon. Esson nakuha naman! Esson, yung pagiging aggressive niya, it's really hurting them. It's really hurting Blacklist International. Kasi nasa ano na ngayon eh, nasa pole position na ngayon yung Echo. Na talagang siya naman yung balikan ng pagiging aggressive. Yeah. But we also need to keep in mind na 5 minutes pa lang, 4.1k kaagad yung lamang ng Echo. It's almost 2 items advantage sa side ng Echo Philippines. Talagang kinakapitalize nila na, okay, sige, gusto, madami tayong mobility, pwede tayong kumikof ng kumikof. Uy, Edward, yato magiging next target dito. Uy! And Petrify nandun, pero may sagot siyang ultimate. A Predator Airstrike to secure the kill at wala nang madamay pa sa kanila. Grabe yung ano, grabe yung disiplina na pinapakita ng Echo. That was a great play coming out from Edward. Pero may sagot pa rin talaga yung Echo. At yung disiplina sinasabi natin. And here comes the ultimate coming in from Benny Cutie. Nagwawala na sila dito. And Trey Martizzi getting caught out. At andun yung killing spree, healing him. At hindi nila makukuha pa yung kill. Ang hirap doon, alam mo, ngayon Echo, kung gaano kabilis mag-respond or umikot ang isang Hilda, pinapantayin nila ng apat, sumasalubong sa baba, sa gitna, in order, again, ginagawa nila yung same thing from the first game TDZ, yung resources, sinushorten na sinushorten palalo. Yes, kasi ang laki na umikot, ang bilis na umikot eh. Alam mo, yung alike ng final blow, ngayon lang nag-ano sa akin, nag-sync in sa akin, ano? Na hindi pala ganun kaganda yung dash netong tatlong hero nila, actually apat na heroes. So yung Alecto final blow, pag nahuli ka sa gitna nun, sasaluin at sasaluin mo yun eh. Nag-iisang nakikita ko lang pwede makapag-dash out doon. Pero si Ohit. Lalakarin nila yung Alecto final blow. Oh. And speaking of Ohit! He goes down!
walang nakaalala sa side ng Blacklist. At napaka-unpredictable na ng ginagawa ng Echo Philippines kung saan-saan na lang sila nagagaling. At gusto pa nila lumaban si Edward. Binato doon sa may kabilang side. And Yahweh, I think he will go down at this point. Pero hindi pa rin enough yung damage out from the side ng Blacklist. May flicker commit nang ginawa si Haji, pero hindi pa rin talaga kaya. Ito na nga yung sinasabi natin. TDC, tingnan natin yung items. Alam ko kanina, ang taas na ng gold deal advantage ng Echo. Yep, ngayon, lalong lumapag with the 5.6k network advantage. Tingnan natin kung paano nabinil dito ni Carl Tizio yung item niya. Rumekta siya kaagad ng endless battle. Hindi siya yung typical na nakikita natin na biglang mag-DHS muna. Because he understands na kailangan niya makakuha ng burst kaagad, getting that additional movement speed and also yung true damage. So, unti-unti, kapag nakakapag-scale up na yung Ling, especially with the getting tossed back, ejector back sa kanilang side, Echo Philippines, down with the chase! Oh, and the others, tumatak po sila! Pero Benny, hindi ang back yung Benny! Hindi papapigil! Dreamer, hinahabol ni Eson at hindi siya tutumba! Echo walang mawawala sa kanila, but for Blacklist International, tatlo ang tumba. Ang hirap nun, Echo utilizing that area of opportunity sa harap, pati sa likod yung backline entrance. Ito na, yep. Yung replay. Simagatan yung replay, ang gatagang start ng Blacklist International. Kaso with the heavy artillery ni Curtizzi, na pushback na agad si Kevier, at yun yung go signal ng Echo Philippines. That was a nice attempt, magandang yakap yun para kay Edward, but unfortunately, hindi siya na stun. At meron na namang away dun sa may baba, at doon sa may life tayo tumingin. May away na naman! Ayaw pa talaga yun! Ayaw pa papigil! So, teka lang ha! Teka lang! Hindi matapos-tapos ang aksyon ng Echo. Nika-replay pa lang, yung highlight nila, may isang highlight na naman. Dalawang teamfight yung nangyayari. Ang daming teamfight. So, piliin nyo yung replay. Yeah, ganun ka gustong umaksyon ng Echo Philippines ngayon. Kasi alam nila, sila na yung driver eh. Yeah. Kailangan nilang jumi ng jumi. G pare, ganun sila G ngayon pare. Eh. G pare. Shish ka dong. Pero okay. Shish ka dong, eto na sila. Heavier. Godlike na si Carl Tizzy. Nagwawala na sila and petrify ng Dreamer Tizzy. Nakaulit ang dalawa. Nakapagpatalon. And Ohev goes down as well. Eson comes in and Eson goes down. Ang daming naging casualty, tatlo in the trade of Blacklist International. Ayan na yung signal ni Benny Cutie ni Trimar. Ito na ang signal na pwede nilang igaw ang base. Pero dito, on that trade, nagiging mahirap ang depensa ng Blacklist International to penetrate the defenses ng Echo. Yeah, nakikita mo yung kung paano sinet up ng Echo Philippines yung approach na yun. Ginagamit sila ng Black Dragon form. Pagkatapos mag-knock up, pagkabagsak mo sa lupa, binato ka ulit, pabalik. Initcha ka ulit nung Johed ni Yawi. So again, sobrang hirap talaga, ang daming crowd control. So kailangan gawin ng Blacklist International, mag-ingat sila kung paano nila i-engage yung mga team fight. Though it's a really difficult situation right now kasi dahil na rin sa lead ng Echo Philippines, 12.5, ang dami na nilang items. Kailangan nilang mag-focus sa isang hero or at least take down Carl Tizzy para makuha nila yung Killing Spree Bounty. Kailangan nila ng setup eh. Ako naniniwala ko ngayon, there is still a small chance for Blacklist to turn this around. Ano yung kailangan nilang gamitin? Yung isang magandang ultimate and Edward whip on the ultimate and Curtizzi secures that kill and Edward, hindi natin madalas nakikita to but this time around nagkamali. Sinistang consistent. Kailangan talaga yung setup eh. Alam mo, naiintindihan ko kaya na kailangan talaga ni Edward gumawa ng play in order for Blacklist to fight back. Yung pressure, kailangan talaga makapag-decide kung ano ba talaga pwedeng pagkakataon na makabawi yung Blacklist International. Sabi nga ni TDC, a miracle set either could trim down the defense pero tuloy-tuloy pa rin eh. The defense and Ohev naibidyaan Ohev with the start! At ito na ang hinahalap ng Blacklist International pero sabi ng Echo Philippines, hindi kami papapigil! And this na yun na! Echo with another 2-0 on their bets! Woo! What a play! Ang hirap kontrahin ng setup na yun. Again, yung Black Dragon form. Nakahuli sila ng dalawa at yun yung naging setup, yun yung huling sapak dito ng Echo Philippines and the big flat talaga ang Blacklist International, nakot sila off guard. Yun ang mahirap doon. Alam mo, it was the laning stage that mattered also for Blacklist International but Echo gaining on a perfect laning period. Hindi na, ang hirap na rin doon. If I were Edward on that part, kailangan talaga gumawa ng play.
Pero but Echo sealing the deal, that dominates with the 2-0. I really thought that somewhere in that fight, baka makabawi yung Blacklist dahil natanggal nila yung main problem nila na feathered airstrike na pumipigil sa kanila lumaban. Ang ganda na nagawa ni Oheb na hatak niya na. Pero ang sabi ng Echo, alam namin na lamang kami. So bakit namin papansinin kung si Kurt hindi na makapag-ulti? Ang gagawin namin, sige si Oheb doon siya sa may kabila, dito kami sa may apat. At yun yung naging ano eh, yung naging play nila. Okay lang i-takedown nyo, basta mas makakarami kami ng takedown compared dun sa ano. Parang mga risk na yun, risk management trades, din. Ano? Mga trades. Ang ganda mag-trade dito ng Echo Ibang klase din eh. Wow. And in terms of being dominating, wow, another 2-0 onto the side of Echo Philippines. At pinakita talaga nila dito na sila ang super team. Katulad nga na sinabi natin, to be the best, you gotta beat the best. And the current best na meron tayo from Season 8 is Blacklist International. And right now, if you want to make a statement na totoo talaga na kayo ang super team, you need to beat Blacklist. And that they did. Echo talaga ang pasahan ng skills. Alam mo, ito talaga eh. The execution is always there. And also talaga, kung paano nagpahirap sa banning pa lang, medyo na-squeeze out din ang choices dito ng Blacklist International. But they still tried na paano na kaya nilang pantayan. Yeah. Pero one factor din na nakita natin for Echo was, they were trying to disrupt the early game progress ng team ng Blacklist. Kaya medyo nahirapan din sila kasi there was so much on the plate also of the tank of Blacklist International, which is Edward, Eson rather, mm-hmm. and Edward to sustain that part. Kaso yun nga lang, dumaan na yung point na nagkulang na rin eh, pati yung items, pero that was also a clear situation na parang kailangan mo rin gumawa ng something out of that. Oh, kasi ang layo na rin kasi ng lamang eh. Ang layo na ng lamang ng Echo eh. Dalawang items, again, ano ah, 5 minutes in, meron ka ng 4K, if I'm not mistaken, 4K net worth advantage. Napakalaki nun, man. 5 minutes, meron pang oats. Kakatanggal lang ng oats nun, energy turrets nun. Oh, alam mo, ang pinaka napapansin ko talaga is si Raflesia. Uy! Ang si Mang Kepoing! Lucky charm sa side ng Echo. At first time natin siya nakita na nandito sa may studio. And that is a two-time champion. Ladies and gentlemen, yung nakikitaan yung yan. But, oh. Gentlemen, Blacklist International, first time po sila nakita na magkamali ng ganon. And I really think that, in a way, pinayaksa din sila ng Echo eh. Kasi yeah. Kung isipin mo, mga malala, big team fight ultimates, yung pinaka-bentahe or yung pinaka-way nila na manalo para sa side ng Blacklist. At si Edward yung nakalagay sa pwesto na yun. So now, the pressure is on. And alam natin, minsan kahit sa laro, kahit nga sa ranked games mo, kapag ka ikaw yung inaasahan ng set para mabaligtad lahat, yeah. Parang hirap. Mm-hmm. Na ang ganda sa pakiramdam pagka nagawa mo, but at the same time, pag hindi mo nagawa, na-pressure ka na talaga. Yes, talagang medyo malaki rin yung impact nun eh, na hindi mo magawa yung tamang, yung dapat na play, na ina-expect mong play. Kaso ang dami na kasing talaga mga counters talaga. Ang dami mga counters ng Echo. Sabihin natin na, especially yung real-world manipulation, dapat siya yung magiging base, siya yung magiging foundation ng teamfight ninyo eh. But, pag sinagasa, pag nakita mo na yung dragon,